giliw naming tagapakinig, narito na ang isa na namang kwento na pinamagatang Proyektong Pangkabuhayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Ay, nako. Pagod na pagod ako. Salamat naman at nakarating na ako dito. Oh, Veronica. Mabuti naman at nandito ka na. Kanina ka pa hinihintay ni Kapitan. Inutusan ka lang daw na bumili ng mga gamit natin dito sa opisina eh. Inabot ka na raw ng tanghali. Ako, Pining. Kanina pa ako dito sana. Pero sobrang traffic sa bayan. Mas mabilis pa yata ang kuhuli. Ha? Paanong nagka-traffic? May aksidente bang nangyari? Wala. Kaya lang, ang haba ng pila ng mga kumukuha ng ayuda sa DSWD. Hayun, pati mga sasakyan, halos hindi makausad dahil sa dami ng tao. Aba, anong ginagawa ng mga traffic enforcer? Ay naku, Pining. Walang nagawa ang mga traffic enforcer. Pati mga pulis na tumulong na. Pero wala rin eh. Talagang hindi nila mapatabi ang mga tao dahil nakapila raw sila. Ano? Naku, malaking problema yun, Veronica. Siguradong ang dami ng nagkomento sa social media niyan. Oo, Pining. Sinabi mo pa. Naku, pasensya na si Kapitan dahil hindi ko inaasahan na maiipit ako sa napakahabang traffic na yon. Ah, sandali. Nandyan ba si Kapitan sa loob ng opisina niya? Wala na. Umalis na dahil pinatawag siya ni Mayor. Ang mabuti pa, gumawa ka na lang ng sulat para sa mga kagawad. Dahil session na naman bukas. Siguradong marami na namang pag-uusapan. Oo, Pinay. Ay, nako! Natambakan na naman si Kapitan ng problema. Asawa ni Puldong na dating buksingero. Nako, umila rin sa ayuda ginibigyan ng DSWD sa mga nag-aaral dahil may anak daw siyang magkukuleyo. Nako, may issue na naman ng mga maritis sa harap ng tindahan namin. Sa bagay, kung wala sila, hindi ako makakarinig ng bagong balita. Kahit hindi ako magbukas ng account ko sa social media, nagiging updated ako sa mga isyo. Hey, galway na! Ay, naku! Kabayong bundan! Ay, naku! Kabayong daing! Ay, naku! Ano ba yan? Naku! Ikaw pala, Aling Insyang! Nakakagulat ka naman! Bigla-bigla ka naman lumalapit! Ano bang bibilhin mo? Wala akong bibilhin! Ay, naku! Wala pala! Gusto ko lang makausap ang gagang kismo sa mong tita. Ha? Ay, si Tita Bibang? Oh, bakit mo siya hinahanap? Anong kailangan mo sa kanya? May utang ba siya sa'yo? Magkano? Wala siyang utang na pera sa akin. Pero may utang siyang sama ng loob sa akin. Ha? Utang na sama ng loob? Ay naku, hindi kita maintindihan. Pati utang na loob, sinisingil ba? Ay, oh, daruin na. Kaya dapat siyang magbayad. Dahil isusumbong ko siya kay Idol Senador Jovino. Aba, teka, Aling Insyang. Magpaliwanag ka nga kung bakit parang galit na galit ka kay Tita Biba. Oh, ano bang nangyari? Eh, pinagkakalat niya na pinagsawaan na raw ako ni Kagawad Adog. Ha? Eh, walang katotohanan yan. Ni kamay ko, hindi pa nahawakan ni Kagawad Adog. Di katulad niya na pinagsawaan na siya ni Kapitan Karyong at Kagawad Gusteg. Siya ang kabit, hindi ako. Aba nako, kailangan mapag-usapan ninyo yan. Eh, paninirang puring ginawa niya. Kaya magsusumbong ako sa wanted sa FB. Ha? Ay, pareho lang kayo na paninirang puring ginagawa. Aling Insyang. Eh, bakit? Naninirang puri ba ako? Ay nako, Aling Insyang, ha? Kasasabi nyo lang,
na pinagsawaan nila ni Kapitan Karyong at Kagawad Gusting, ang tita ko. Oh, hindi ba paninirampuri din yan? O sige, isumbong niyo ang tita ko at haharapin namin kayo sa korte. Daruin na! Bisit ang igang na yon. Dinadaya ako. Sabi niya, may utang akong serbisa sa kanya. Samantalang hindi naman ako umuutang kapag umiinom kami ni Bibang Don. Mapagsamantala ka pala, Ijang. Si Insang yang masasalubong ko. Saan kaya galing ang pangit na tarantangit ang matandang ito? Walang harang-harang sa dadaanan ko dahil mapapatay ko. Aba, anong nangyari sa pangit na yun? Nakainom yata ng panis na alak. Ay, Insang! Sandali lang. Anong nangyari sa'yo, ha, Insang? Tintin, bakit? Anong nangyari sa'yo? Hindi ka ba nabigyan ng DSWD ng ayuda sa pag-aaral mo? Working student ka naman ah. Bakit hindi ka binigyan? Ay, ate, hindi yan ang sasabihin ko sa'yo. Ha? Anong sasabihin mo sa'kin? Naku ate, malaking gulo ito. Aba, bakit? Hihiwalay na ba talaga ang Mindanao sa Pilipinas? Hindi ate. Si Aling Insyang, nakita kong nagpunta sa tindahan ni Darwina at hinahanap si Aling Bibang dahil siniraan daw siya. Sinabi raw ni Aling Bibang na pinagsawaan ni Kagawad Adong. Kaya isusumbong kay Senado Jubino daw si Aling Bibang. Nako, dagdag na problema na naman sila. Ito kasing si Aling Insyang, kung minsan ay sobra na. Ipinagkalat din niya noon. Kapit ako ni Noli na presidente ng TODA. Pero ang totoo pala, cross na cross niya si Noli. Naku ate, mag-ingat ka. Baka makarating kay kuya ang chismis na yan. Naku, mag-aaway kayo. Binarating ko na. Nag-usap na kami ng kuya mo tungkol dyan. Mabuti na lang at malawak ang pagkaintindi niya. Kundi, baka inaway na niya ako. Naku ate, sobra ng mga tao dito. Kahit maliit na bagay, pinapalaki. Oo, Tintin. Kaya ikaw, mag-ingat ka. Baka mamaya, mismong kaibigan mo ang sumisira sa iyo. Kaya piliin ang mga kaibigan. Maraming peke o plastic ngayon. Ang bait-bait niya sa iyo kapag nakaharap ka. Pero pag talikod mo, nako, sinisiraan ka. Tapos kapag kumprontahin mo siya, pati Diyos, idadamay sa katarantaduhan niya. Opo, ate. Tulad ni Terao na anak ni Aling Flora, namang tatawas. Naku, minsan, kinumprunta siya. Dahil siniraan siya. Sabi niya, hindi ko magagawa yan. Alam ng Diyos na kahit mamatay man ako, sabi niya. Tapos, ilang saglit pa, ayun, nangisay siya. Hindi na makahinga. At ayun, inamin din ang kasalanan. Kaya ikaw, mag-ingat ka dahil maraming ahas na kaibigan ngayon. Ayan, pare. Last shot na natin ito. Tamang-tama. Masayang-masaya. Ang pakiramdam ko.
Ako rin na pare. Sarap talaga uminom kapag ganito na panahon. May naisip ka na mag-discarte, ha? Ako nga, paano tayo mapansin, ha? Nang kabarangay natin. Hindi pa nga ako nagkakaisip pare. Kaya mo muna mag-iisip ako. Ganun na. Tagawa na siya. Ano bang balita para kang hinahabol ng 10 demonyo? Tulungan niya ako. Dahil ayaw ilabas ni Darwina si Bibang. Isusumbong ko siya kay Senador Jumeno. Dahil sa ginawa niya sa akin, masyado niya akong siniraan. Bakit? Ano bang nangyari? Paano ka siniraan? Ipinagkakalat niya na pinagsarawaan mo na raw ang katawan ko. Ano? Ako? Pinagsawaan kita nga? Hindi totoo yan. Hindi. Visit ang Bibang na yon. Pati ako, idadamay sa kalukuhan niya. Anong akala niya sa akin, ha? Basta-basta pumapatol sa pangit, ha? Never. Kagawad. Pare Asyong, tulungan mo kami. Kailangan na mapanagot ang Bibang na yon, ha? Dahil pinagkakalat daw niyang pinagsawaan ko na ang katawan ni Insya. Nga, papupuwe. Pare, hindi ba totoo na ginalaw mo siya at maraming beses na? Pare Asyong naman, ano ka ba naman na? Pati ikaw pinagdududahan mo ako. Kilala mo naman ako, hindi ba? Pihikan ako sa mga babae. Si Tintin at Nini ang type ko at hindi siya. Kaya bukas na bukas din, ipapatawag natin sa barangay ang Bibang na yon. Magandang araw sa inyo, kapwa ko opisyal ng barangay. Nandito na naman tayo para sa regular sisyaw. At ang tatalakayan natin ngayon ay tungkol sa kalagayan ng ating barangay. Dumarami ang mga kapos sa buhay. Kulang pa nga yung natatanggap nilang ayuda na galing sa PI. At sa dumarami ang kapuspalan ngayon eh. yung galing sa kaibigan ni Pineng na ayuda nako. Nawala na, naubos na. Kaya kinakailangan mag-isip tayo ng paraan kung paano natin matutulungan ng mga kabarangay nating kapos sa buhay. Ano kaya pagandang paraan para matulungan natin sila, Kap? Kailangan natin ng proyektong pangkabuhayan. Maganda yung sinabi ni Tatoo. Pero anong pangkabuhayan yan kaya? Alam niyo, galing ako sa Tacloba noong isang linggo. May nakausap akong kapitan doon. At nagtanong ako sa kanya kung anong sekreto nila. Kung bakit wala nang kapuspalad sa barangay niya. Sabi sa akin, dahil daw sa proyektong pangkabuhayan program nila. Anong proyektong pangkabuhayan? Ganito yun. Kailangan gumawa tayo ng kanilang pagkakakitaan. Tulad ng paggawa ng mga kakarin. Paggawa ng mga kagamitan. At kung ano-ano pang pwedeng pangkabuhayan. Ganun yun.
Ganun pa? Maganda yan, ha? Maganda, maganda pa yan. Maganda. Ganda, ganda, ganda. Gilead! Tutul kami dyan! Ay, panggalaman si Tutul! Panggalaman adong! Tutul kami dahil tuturuan lang natin silang tamad. Ha? Hindi na sila mag-iisip kung paano sila kikita. Eh, masasana silang isusubo na lang sa kanila ang kanilang kakainan. Eh, ikaw na nga ang nagluto, ihahainan mo pa sila, tapos susubuan. Abay, sobra naman yan. Hindi pwede. Ay, ang ibig mo ba sabihin, Tagawad Asyong, ayaw mo ang proyektong pangkabuhayan? Oo. Dahil lalo lamang magiging tamad ang mga tao dyan. Eh, Kagawad Asyong, maawa ka naman sa amin. Hirap na hirap na kaming nag-iisip kung paano matutulungan ang mga kabarangay nating kapuspalan. Tapos kayo, tinututulan din yung dalawa ni Kagawad Asyong. Oo. Dahil nga sinabi kong tuturoan nyo lang silang maging tamad. Dahil yung dapat sana na sila eh mag-iisip para sa kanila, kayo pa ang nag-iisip. Eh, kaya para sa inyo, hindi pwede, ganun ba? Oo. Tutul kami ni paring Adong dyan. Sige, kung ganun, ganito na lang. Daanin natin sa butuan. Ah. Eh, mga kasama, sino ang tutul sa naisipan ni Kagawad Gusteng? Na proyektong pangkabuhayan, itaas ang inyong mga kamay! Tutul kami dyan! Tutul kami! Gusto namin! Kami ni Kagawad Adong, tutul kami dyan! Oo, tutul kami dyan, hindi kami sang-ayon. Eh, sige! Ang tutul ay may dalawang buta. Ngayon, sino ang pabor sa proyektong pangkabuhayan na naisipan ni Kagawad Gusteng? Itaas ang mga kamay. Kami pa! Kami pa! Pabor kami naisipan ni Kagawad Gusteng at proyekto. Pabor kami pa! Ayan. Pabor kami! Ayan, mga Kagawad Bastos. Ay, este, Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Kayong dalawa lang ni Kagawad Adong ang tutol. Kaya, ang ibig sabihin niyan eh, talo kayo. Kaya kung tutul kayo sa pag-uusapan namin, ay mabuti pang umalis na kayo. Ay sige na, layas! 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 Layas ka na! Uy, si Tangkaryong na yon. Opisyal din tayo. Pinalayas tayo na parang aso. Oo nga, pare. Binastos tayo. Tapos nagtawanan pa ang mga kasama nating mga kagawad. Bastos silang lahat. Pati ang Rudolph na yon. Kala mo kung sinong magaling. Appointed lang siya bilang barangay administrator. Samantalang ako, iligtad ako. Dating number one kagawad pa? Oo nga eh. Ang yabang talaga ng Rudolph na yun. Kung hindi lang ako nakapagtimpi kanina, eh, nasunto ko na siya. Eh, kamunting na nga akong hindi makapagpigil kanina eh. Ha? Gustong-gusto ko na sanang suntukin ang nguso ni Karyong. Ay, kaya, naawa ako. Baka isang sikwot ko lang, mauospital na siya. Nako, maawak. Naawak ka pa sa kanya. Sobra na ang ginagawa sa atin na pare. Huwag ka maglala, pare. Gaganti tayo. Lintik lang, walang ganti. Paano tayo gaganti, pare? Mas marami sila kaysa sa atin.
May naisip ako paraan, pare, para makaganti tayo. Anong paraan yan, na, pare? Pare, humanda ka. Kung ano man yung naisipan nilang proyekto na yan, sasabutahin natin. Paano natin sasabutahin, pare? Paano? Ganito, pare. Makinig ka at ipapaliwanag ko sa'yo. Makinig ka, pare Adong. Veronica, sino yung kausap nila Kapitan at Rodolph sa opisina ni Cap? Siya yung inutusan ni Senadora Lorenza na makipag-usap kay Kapitan para ibigay ang pondo sa itatayong kooperatiba para makapagsimula na ang proyektong pangkabuhayan dito sa ating barangay. Ganun ba? Naku, matutuloy ang plano nilang magkakaroon ng proyektong pangkabuhayan sa atin. Giginhawa na rin kahit papano ang buhay ng mga tao, lalo na yung mga walang hanap buhay. Oo nga eh, pero ang daming kailangan para makapagsimula. Ay, nasaan si Karyaw? Palabasin ninyo at mag-uusap kami. Palabasin ninyo dahil kung hindi, gigibayin ko itong pito. Ha? Nakukagawad, Asyong! Huwag kang papasok dyan! Huwag! May bisita si Kapitan! Huwag! Karyaw! Lumabas ka rin! Kung hindi, gigibayin ko ang pinto ng opisina mo! Karyaw! Magkapang-abot kaya sina Kagawad Asyong at Kapitan Karyong, mga giliw naming tagapakinig, abangan ang mga susunod na kamanata ng ating kwento na pinamagatang Proyektong Pangkabuhayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihao Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!